Hi, morning guys. Ngayon na araw, pag-uusapan natin yung pag-maintain ng brakes natin. Sa harap ng Dios, meron tayong disc rotors. Sa likod naman, meron tayong brake shoe. So ngayon, pag-uusapan natin yung paano ba maiwasan din yung pag-disc warp ng brakes natin. Kasi usually yan ang yung nangyayari sa mga disc rotors pag napabayaan ng maintenance. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe lang kayo sa baba. Yung red button dyan, yung subscribe button, and i-press nyo yung notification bell para may update kayo sa mga bagong videos natin dito. So, magsisimula tayo sa disc warping. So, ano ba yung symptoms na meron ka ng disc warp sa mga disc rotors mo? Kasi ako, nung this week lang, nagpa-change mismo ako ng rotor disc. So, ang first na napansin ko sa nagka-disc warp siya, may vibration pag inaapakan mo yung pedal, yung brake pedal. Once na inapakan mo yun, parang may alon yung pagbe-brake mo. Eh, hindi siya smooth. May vibration na mararamdaman ka. Rough, parang may sand na mararamdaman ka pag once na inapakan mo yung brake pedal. Bale, yung unang solution ko dun sa disc warping ay yung disc resurface. Nagpa-resurface ako ng disc rotor. Bale, nagamit ko siyang 7 to 8 months. After 7 to 8 months, bumalik yung disc warping niya. Sa owner's manual, walang sinasabi na pwede mo itong i-disc resurface. May minimum na kapal yung disc rotor na kailangan na ganun lang yung kapal niya. Once na inulit-ulit mo yung pagpa-resurface ng isang disc rotor disc, para hindi na siya magiging effective sa pag-brake. Kaya ang ginawa ko, nag-canvas ako ng bagong rotor disc. Dito kasi sa Saudi, yung labor ng pagpa-machine shop ng resurface, 50 riyals per disc. So nasa 500 pesos yung labor para sa pagpa-resurface ng rotor disc. Tapos, nung nag-canvas ako ng bagong rotor disc, pero Japan-made na mga rotor disc, hindi naman original. Kasi yung original, may kamahalan talaga. Yung rotor disc na Japan-made, nasa 80 to 90 riyals. Bale, nasa 1,000 pesos per disc, front disc, per piece yun ha. Bale, nung nag-canvas ako ng rotor disc, nasa 80 to 90 riyals dito sa Saudi. Kumbaga, sa peso, kung i-convert natin, nasa 900 to 1,000 na pesos. So, na-compare ko yung labor ng pagpa-resurface sa brand new na Japan made, konti lang yung difference. Kaya ngayon, i-test ko yung Japan made na rotor disc kung okay naman. Kasi pinalitan ko na talaga yung dalawang rotor disc kasi ayoko nang magpa-resurface ulit kasi baka sobrang nipis na nung rotor disc and baka hindi na siya effective masyado. So this week na nagpagawa ako ng mga brakes, brake maintenance ko, sinama ko na yung brake shoe ng sasakyan. Yung brake shoe ng sasakyan nasa 150,000 na kilometers na yung tinakbo ng brake shoe ha. Bale, nung pagbukas ng drum, nakita yung brake shoe, sobrang nipis na yung lining niya. Kumbaga, mga tatlo or apat na brake pads muna ang papalitan mo bago yun mapudpod. Sobrang tagal niya mapudpod. Ibig sabihin,
kung bibili kayo ng mga brake shoe or brake pads, mas maganda pa din yung original Toyota. So, ma-recommend ko na brake pads or brake shoe. Kung mayroon kayong pera or budget, mas maganda pa din na Toyota original. Or kung wala naman, replacement, Bendix or Advix. Kasi yung Advix, isa siya sa mga ginagamit na OEM din ng Toyota. Maganda din yung quality niya sa para sa sasakyan ng para sa sasakyan natin na Vios. Pag nagpapa-change oil kayo ng sasakyan, isama niyo na parati yung pagpa-check ng brakes, yung brake pad, brake shoe, ipalinis niyo na. Tapos ipa-check niyo na kung manipis na lang ba siya or makapal pa. Kasi yung brakes, isa sa mga pinaka-importanting part ng ating sasakyan para sa ating safety. So, wag nyong i-overlook na pabayaan yung ano, yung mga brakes nyo. Simpleng linis or visual check, okay na yun. Basta, wag nyong pabayaan yung brakes nyo. Kasi, siya yung magliligtas sa inyo sa mga emergency stop na mangyayari. Hindi mo naman malalaman kung ano yung aksidente, eh, di ba? Kaya, mas maganda na sigurado kang maganda yung kondisyon ng brakes mo. Isa pang tip para ma-avoid mo yung ano, para maiwasan yung disc warping. Ito yung parang na-neglect ng mga ibang car owners. Yung pag brake fluid flushing. Kasi nakalagay sa owner's manual, every 40,000 kilometers, dapat mo i-brake fluid flush yung kotse. Dapat mo palitan yung brake fluid. Or, every time na magpapalit kayo ng brake pads sa unahan, palitan nyo din yung brake fluid. Kasi, nung pinalitan yung brake pads ko, nakita ko yung brake fluid madumi na. Kasi pala, tumataas yung maduming brake fluid sa taas ng reserva every time nagpapalit ng brake pads. So, kailangan palitan yung maduming brake fluid para maging effective sa pag-preno. Siguro sa isa din sa mga nagkakos ng disc warping ay yung hindi pagpalit ng brake fluid. Parang nababara siya dun sa lining. Kung magpapa brake flush kayo, bili kayo ng dalawang brake fluid para siguradong hindi magkulang yung pagsalin ulit. Dito sa Saudi, ginawa nila sinaksyon yung maruming brake fluid dun sa taas ng reserva. Yung iba naman, ginagawa, pinapablid yung brake fluid dun sa mga linings, brake linings. So, depende na lang sa shop kung ano ang method nila. Advice ko, para sa magpapa disc resurface, canvas nyo muna kung magkano yung brand new na disc rotor. Siyempre, dapat yung Japan made or OEM na ng mga disc rotors or original para maging safe yung sasakyan natin. Pwede naman kayong magpa-disc resurface, pero para sa akin, isang beses lang gawin nyo. After nun, dapat palitan nyo na yung disc rotor nyo. Kasi may specific kapal yung disc rotor para maging effective yung pag-brake niya. So, every change oil nyo, dapat kasama na yung maintenance ng mga brakes. Handbrake, adjustment, check ng kapal ng brake pads, tapos sa likod, brake shoe, kung gaano, kung makapal pa ba.
Pero usually nauuna dyan yung brake pads. Pero usually, ang naunang mapudpud dyan yung brake pads sa unahan. Para sa akin, isa sa mga pinaka-importanteng parts ng sasakyan ay yung brakes mo. Kaya every PMS, parati mong ipacheck, i-visual check yung brakes mo. So hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe lang kayo sa baba, yung subscribe button, and push the notification bell also so that pag nag-upload ako ng video, may notification kayo. Again, nagpapasalamat ako sa mga bagong subscriber dito sa channel. Mag-near 1,000 subscribers na tayo. So, sana masuportahan nyo yung channel kong to. Salamat.